Welcome to our new video lesson, and the lesson for this video is intermolecular forces of attraction. Before we go on with the intermolecular forces of attraction, so let's have first the difference between the intramolecular and intermolecular forces. So kapag ka sinabing intramolecular, so that is within the molecule. Diba? For example, pag sabing intramurals, so ang contest ay within the school. So intra pertains to within. So intramolecular forces of attraction pertains to the force that binds two or more atoms together to form a molecule. It is also known as chemical bond. So meron tayong tatlong klase ng chemical bond. We have ionic, non-polar covalent, and polar covalent bond. For example, yung bonding ng hydrogen atom sa oxygen atom is because of the intramolecular forces between hydrogen and oxygen, or it is because of the chemical bond between hydrogen and oxygen. And the type of intramolecular forces of attraction will depend upon the difference of the electronegativity. So kung naalala nyo sa past lesson natin, di ba? So dumidepende yun sa electronegativity difference ng dalawang atom na nagbabind. And then we have the intermolecular force. So pag sinabi namang intermolecular, so that is the bonding between molecules. So bonding between molecule to another molecule. Okay, so that is intermolecular force. So halimbawa pag sinabing merong inter-school na competition, so yung school lumalaban sa ibang school. Okay, for example, here we have a water molecule here. So yung water molecule natin consisting of H2O, so bonded to another water molecule. So yung bonding between water molecule and another water molecule involves the intermolecular forces of attraction. And meron tayong apat na klase ng intermolecular force of attraction. So we have dipole-dipole, hydrogen bond, London dispersion, ion dipole. So actually, sa ibang references, mas marami pa yung klase. So kaya lang, kinonsider lang natin yung pinaka-common. So again, ano ulit ang pinagkaiba? Pagka intramolecular forces of attraction, the bonding is between atom that are involved in the formation of a molecule. Pag sinabi namang intermolecular, the bonding is between molecules. Okay, let's have the first type of our intermolecular forces of attraction, or the IMFA. So we have the London dispersion. So pinangalanan siyang London dispersion in honor of Fritz London. So siya yung nag-conceptualize nung idea of the London dispersion forces of attraction. So pag sinabi namang dispersion, it means it is the pattern of distribution. So under the London dispersion, may nababago sa pattern ng distribution ng ating electrons involved in the formation of molecule. Diba? Kasi originally, ang London dispersion ay nagaganap lang sa mga nonpolar molecules. Ano ba yung mga nonpolar molecules? So yan yung merong electronegativity difference na mababa, 0 to 0.5. So example are O2. Diba? Kasi same atom yung nag-form ng molecule ng O2, so 0 yung electronegativity difference niya. So therefore, that is a nonpolar molecule. So pareho din ng H2, ng HE2, ng N2, Cl2, and so on. So ito yung mga molecules na na-form ng similar atoms. So ito, example natin. So originally, itong molecule na to, equal dapat yung distribution ng kanyang electron. Kaya lang, dahil may involve siya in the bonding with another molecule, so magkakaroon ng adjustment yung kanyang electrons. Gagalaw yung electrons niya papunta dun sa isang pole. So magkakaroon tayo ng formation ng temporary dipoles. So it will involve the formation of temporary dipoles. Pag sinabing dipoles, meron tayong positive pole at saka negative pole. Meron tayong dalawang pole. So example, dito, so gumalaw or lumipat or umusod yung electron sa left side na to papunta sa right side. Kaya naging dominant yung electron dito, nagkaroon tayo ng negative pole. Sa kabila naman, nabawasan ng electron, nagkaroon tayo ng positive pole. So, same thing for the other molecule. So, ganun din. Umusod din. So, based on the movement of the electron, magkakaroon tayo ngayon ng formation of pole. So, meron ka ng negative saka positive pole. Susundin lang natin yung idea of magnet, opposite poles attract. Dahil magkaiba yung pole nila, isang positive, isang negative, magkakadikit sila. Okay, so magkakaroon tayo ng force of attraction by means of London dispersion.
Okay, so example ng ating London dispersion, we have the Cl2. So originally, yung Cl2 natin ay neutral molecule. So neutral yung molecule natin kasi neutrally distributed yung electrons saka yung protons niya. Pero dahil nga may involve siya in the bonding with another molecule, so kailangan ng adjustment. So gagawa siya ngayon ng London dispersion, magkakaroon ng changes in the dispersion of the electrons inside the molecule. So magkakaroon tayo ng formation ng temporary dipoles which are the positive and the negative pole. So ganun din sa kabila, ganun sa kasunod, at sa kasunod pa. So magkakaroon ng attraction yung positive saka yung negative pole ng ating temporary dipoles. And the bonding between chlorine molecule and another chlorine molecule is London dispersion. Okay, dipole-dipole. Pag sinabi namang dipole-dipole, so exhibited by polar molecules only. So polar molecules yun. Kapag non-polar molecules, automatic London dispersion na siya. Okay, so polar molecule lang. So there are presence of positive and negative poles. Meron kang positive, meron kang negative poles. So therefore, kung meron kang positive and negative pole, there will be attraction between the opposite poles. Example is HCl, hydrogen chloride. So, ganito yung itsura ng molecule natin ng hydrogen chloride. So, meron tayong positive pole, yun yung hydrogen natin kasi mababa ang electronegativity. At meron tayong negative pole, yun naman yung ating chloride dahil sa electronegativity niya. So, ito yung electronegativity ng hydrogen, 2.1. Ang chlorine naman ay 3.0. So, electronegativity of chlorine, 3.0. Of hydrogen is 2.1. So, pag kinuha yung difference niya, 0.9. So, therefore, polar bond yan. At yan ay polar bond at merong movement ng electron. Makikita naman sa arrow na to. So, yan ay polar molecule kasi meron kang positive saka negative poles. So, and then, kapag present yung dalawang molecule ng HCl, magkakaroon ng bonding between the negative and the positive pole. So, therefore, there will be bonding between two molecules by means of dipole-dipole attraction. And then hydrogen bond. So exhibited by polar molecules containing hydrogen bonded to NOF. So huwag kayong malilito. Tandaan nyo, pag yung hydrogen nag-bond sa nitrogen, sa oxygen, sa fluorine, at polar molecule siya, automatic hydrogen bonding yon. Depende pa rin. Kailangan i-check pa rin natin yung polarity ng molecules natin. And then check mo, saan ba dumikit yung hydrogen? Dumikit ba siya kay nitrogen, kay oxygen, at kay fluorine? So, example, we have H2O. So, kung titingnan natin yung ating molecular geometry for the H2O, so ganito yung itsura niya, meron tayong formation ng positive at saka ng negative pole. So, dahil sa electronegativity niya, 2.1 yung hydrogen, 3.5 yung oxygen, so meron tayong polar molecule. Kasi ang kanyang difference ay 1.4. So, polar molecule ang present sa H2O. So, kung siya ay polar molecule, magkakadikit yung negative pole saka yung positive pole ng another molecule. So, leading into hydrogen bond. And then, ion dipole. So, wag maliligaw. Sino ang nag-bond? Yung ion saka yung dipole. So, merong presence ng ion, merong presence ng polar molecule or dipole molecule. Kasi kaya nga siya dipole, polar siya, merong positive, negative. Okay, ano ba muna yung ion? So, ions are the atom that are formed by means of ionic bonding. So, bakit ba nagkakaroon ng ionic bonding? Kasi masyadong mataas yung diferensya ng electronegativity nila, such as sodium and chlorine. Diba, yung sodium natin, lulus siya ng electron. Magpapamigay siya ng electron niya kasi mataas yung difference ng electronegativity nito eh. So, ibibigay niya yung electron niya, papunta doon kay chlorine. Si chlorine naman yung tumatanggap. So, kung nagpamigay ka ng electron, nabawasan yung electron mo. So, you will be classified as cation kasi more on positive ka. Pag tumanggap ka ng electron, nadagdagan yung electron and that will be classified as anion kasi tumanggap ka ng electron. So, yung ating sodium ay cation, ang ating chlorine ay anion. Pag nagbanding yung anion saka yung polar molecule natin, so it will involve the ion-dipole force of attraction. So, example, yung ating water molecule, which is a dipole-dipole, dumikit kay sodium chloride, so which is
anions, 'di ba? Ions yung ating sodium and chlorine. Dahil nga masyadong mataas yung electronegativity nila. So yung negative side nito didikit kay positive side ng ion, yung positive naman didikit kay negative side ng ion. So pag pinaghalo mo yung water saka yung sodium chloride, ion dipole yung interaction sa kanila. Okay, now so this is the flow chart in order for us to identify the intermolecular force presence between the bonding of molecule to another molecule. So, ano bang force of attraction yung presence pagka nagkadikit yung dalawang molecule? So, tatanungin mo lang, titingnan mo lang yung molecule mo. Meron bang ion or ions present? Pagka yes, punta ka sa kanan. Kapag no, punta ka sa kaliwa. For example, kung merong ion, alamin mo, meron bang polar molecule? So, nagkaroon ba ng combination yung ion saka yung polar molecule? Kapag yes, ion dipole na siya. Kapag ka no, wala namang presence ng polar molecule, ion lang ang meron, ionic bonding lang siya. So, halimbawa, we have here KBr sa NH4NO3. And, kung meron namang presence ng polar molecule at saka ng ion, so ion dipole. So, NaCl dissolved in water, ion dipole yon. Okay, balik tayo. Simula, are ions present? No, walang ion. Meron bang polar molecule? Kung walang polar molecule, that will be a London dispersion. Kasi nagkaroon ka lang ng temporary polar molecule. Pansamantala lang yung naging polar molecule natin. Okay, example are CH4 and Br2. Balik tayo, are polar molecule present? Yes. Halimbawa, merong polar molecule. Meron bang hydrogen na nagbond sa nitrogen, oxygen, or fluorine? Kung meron, hydrogen bonding na siya agad. Kung wala, dipole-dipole. So, dipole-dipole and hydrogen bonding. Okay, paano gamitin? Apply natin. Example, meron akong O2. Tanungin sa ang sarili, meron bang ion sa O2? Wala. Bakit wala? Kasi equal ang electronegativity niya. Kung equal yung electronegativity nito, ibig sabihin nun, zero yung kanyang difference. Kung zero yung difference, that is a non-polar covalent bond. Kung non-polar covalent bond yan, automatic non-polar molecule yung O2. So, kung non-polar molecule si O2, pupunta ka sa kabila. Walang ion? No. May polar molecule ba? No. So, therefore, anong types of bonding niya? London dispersion. So, ang ating O2 ay London dispersion. Okay, CO2. Magdakay tayo kay CO2, carbon dioxide. So, meron bang ion? First question. Meron bang presence ng ion? Paano ko malalaman? Punta ka sa periodic table. Alamin mo yung electronegativity ng atoms involved in the molecules. So, those are carbon 2.5, oxygen 3.5. Pag pinag-minus natin, 1. Ang electronegativity difference na 1 ay under ng polar covalent bond. So, therefore, wala siyang ion. Polar covalent siya. Kung polar covalent to, i-drawing mo muna. So, ganito ang itsura ng geometry ng ating carbon and oxygen, carbon dioxide. So, dahil mataas ang electronegativity ng oxygen, 3.5, mababa yung kay carbon, 2.5, babatakin ng oxygen yung electrons ng carbon. Ganon din yung gagawin sa kabila. Babatakin din ng kabilang oxygen yung electrons ng carbon. So, therefore, merong equal forces na ginagawa yung oxygen natin para kuhanin yung electrons ng carbon. So, ang mangyayari, naka-cancel out yung movement ng electron. Hindi na lang gagalaw yung electron kasi pareho nilang binabatak eh. So, ang ating carbon dioxide ay non-polar molecule kasi wala tayong mabubuo na pole. So, there will be no formation of positive pole and negative pole because the movement of electron is canceled out by the 2 oxygen atom. Okay, naka-cancel out niya yung movement ng electron. Di ba, parang tag of war lang eh, na nagta-tag of war kayo na dalawang grupo pero magkasinlakas lang yung pwersa nyo. So, kahit 24 hours kayong mag-tag of war doon, hindi gagalaw yung lubid dahil equal lang yung pwersa na binibigay nyo. So, ganun lang din to. Non-polar molecule tayo. So, kung non-polar molecule, punta ka uli doon, may ions ba? Wala. May polar molecule ba? Wala. Sinabi na natin kanina, di ba? Non-polar molecule, so wala.
So therefore, London dispersion pa rin siya. So si carbon dioxide ay under ng London dispersion. Okay, next, carbon monoxide, CO. Carbon monoxide. So punta ka uli ng periodic table, tingnan ang electronegativity. Siyempre, pareho lang yan. 2.5, 3.5, i-drawing mo yung molecule. Carbon and oxygen. Meron bang tsansa na gumalaw ang electrons? Meron, kasi mataas ang electronegativity ng oxygen. Babatakin niya yung electron ng 2.5 ng carbon, which is 2.5. Makakancel out ba yung paggalaw ng electron? Wala, kasi wala namang pwersa na bumabatak sa kabila. So therefore, magkakaroon ka ng formation ng temporary dipole, which is the negative pole, yung oxygen, and positive pole, yung carbon. Bakit negative pole yung oxygen? Kasi nga, hahatak siya ng electron. Bakit positive pole yung carbon? Kasi magbabawas siya ng electron. So meron kang negative and positive pole. So therefore, meron tayong polar molecule. Okay, balikan ang ating flowchart. May ion ba? Wala. No. May polar molecule ba? Meron. Yes. Yung hydrogen ba? Dumikit sa oxygen, sa nitrogen, sa fluorine? Hindi. No. So dipole, dipole. So therefore, number 3 is dipole, dipole. Next, KCl, potassium chloride, KCl. Okay, punta ka ng periodic table. Tingnan ang electronegativity ng potassium, K, 0.8. Ang Cl, 3.0. So, 0.8, 3.0. So, pagka minus natin yung dalawa, the difference is 2.2. So, kung meron tayong difference ng electronegativity na 2.2, meron tayong ionic band. Okay, kasi 2.0 pataas, ionic band na yon. Balikan ng flowchart. May ion ba? Yes, meron. May polar molecule ba? Wala. Ion lang yung meron eh, di ba? Meron lang tayong ion. So, yun lang yung potassium and chlorine. So, no. So, therefore, the bonding is ionic bonding. So, ang KCl natin is under ng ionic bonding. So, ganun ang paggamit ng ating flowchart para madaling mag-identify ng intermolecular forces na present in the bonding of two molecules. Okay, so let's have the characteristics of our IMFA. So, ano uli yung IMFA? Intermolecular forces of attraction. Sir, ano yung intra? Hindi natin ginagamit yung term na intramolecular kasi yun yung chemical bond. Okay, so let's have the first one. London dispersion. Anong mangyayari? May formation ng temporary dipoles. So, posible lang siya kay nonpolar molecule. So, automatic, pag nonpolar molecule yung involved, automatic that will be London dispersion. Strength of attraction, mababa. Hindi masyadong madikit. Bakit? Kasi temporary nga lang yung dipoles niya. Okay, dipole, dipole. So, meron kang presence ng permanent dipole. Kamukha nung hydrogen chloride, HCl. Permanent yung dipole niya. Meron kang positive saka negative poles. So, meron kang polar molecules, strength of attraction, medium. Hydrogen bonds. So, kailangan polar molecule muna siya. Polar molecule siya, tapos nagbond yung hydrogen sa fluorine o kaya sa oxygen o kaya sa nitrogen. Strength of attraction, medium high. Then, ion dipole, tandaan mo lang, isang ion saka isang dipole. Ion dipole, ganun lang naman yun eh. So, ion saka dipole. So, ang strength of attraction, high. Okay, so that will be all for this topic. So, this will be left for you to answer. Identify the types of IMFA. So, either London dispersion, dipole-dipole, hydrogen bond, or ion dipole. And then, so write your answer down in the comment box. And that will be all for this video lesson. So have a nice day.